Vic Manuel na mamaalam na sa SMB ang reaksyon ng mga netizens regarding sa pagbabalik ng parity sa PBE sa pagkampiyon ng Bolts. Ito ngayon mga lods ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So sa katatapos lang na PBE Philippine Cup Finals ay nagwagi nga itong Meralco Bolts para sa kauna-unahan nilang kampyonato dito sa PBE simula nang sumali sila dito sa PBE. At ito nga ang Meralco Bolts ng mga lods ay nakuha nga nila sa 4-2 win-loss record itong powerhouse team ng San Miguel Vermin. Ito nga ay sa pangunguna nga ng kanilang veteranong player na si Chris Newsom, kung saan dito nga mga lods ay hindi nga nakayanan ng San Miguel Vermin ang magandang depensa na pinapakita nitong Meralco Bolts sa pangunguna nga ni Beats at saka itong si Almasan. So dito nga mga lods ay nagkasya na lang sa first runner up itong San Miguel Vermin sa katatapos lang na PBA Philippine Cup. At dahil dito nga mga lods, ito na rin ang sinasabi na napakaswerte nga nitong si Andrew Karam, ito ka itong si Cliff Hodge at maging itong si Chris Newsom na nanalo pa nga bilang Finals MVP dahil ito yung kauna-unahan nilang kampyonato dito sa PBA. So dahil dito nga mga lods, ayon sa report ng spin.ph, Meralco is stunning win races, hope that parity is not dead in PBA, ayon kay Sir Jerry Ramos. So dahil dito sa naging report ni Sir Jerry Ramos nga mga lods, ay mayroon mga netizens na hindi pa rin kumbinsido dito sa sinasabi ni Sir Jerry Ramos na hindi pa patay yung tinatawag na PBA parity boot sa mga teams ng PBA. So maganda naman ang ipinakita na laban ng dalawang kupunan dito sa series kung saan nga mga lods ay dikitan nga dito ang mga laban. Ngayon mga lods, pansinin natin ang mga naging reaksyon ng netizens. Isa dito nga mga lods, sinabi niya lang matagal nang patay ang parity dyan, nakalimutan nyo ata na MVP group din ang Meralco. Sadyang mas may hunger lang yung Meralco sa series na yon. Naniniwala lang akong ang mare-resurrect ang parity dyan kung Blackwater at Terra Firma ang maghaharap sa finals at yung mga top picks nila ay nandun pa rin sa kanila. So ito yung paniniwala ng isang netizens nga mga lords kung sakasakali itong Blackwater Boosing at saka itong Terra Firma Jeep ang maghaharap sa inimang anumang season dito sa PBE para sa finals, dito ay magiging kumbinsido na siya na mayroon ng parity sa PBE. Ayon din dito sa isa pang netizen, sabi pa nga niya dito mga lords, I think there is still no parity in the PBE even though the winner of the All Filipino is outside the usual winner circle, Magnolia, San Miguel, Ginebra or TNT. Mind you, Meralco is still a part of the MVP Corporation. They can still hoard and load their lineup with talents as they wish, which other low-budget independent teams cannot afford. So ito nga yung sinasabi nila nga mga lords, compared nga daw dito sa TNT at INLEX, probably the at least favorite itong MVP groups itong Meralco. If one of the independent or farm teams win any championship in any season, then we can safely say parity is not dead. Pero ngayon nga mga lods, sabi pa nga nila ay hindi sila kumbinsido dito sa report ni Sir Jerry Ramos ng spin.ph na bumalik na yung PBE parity para sa mga bawat kupunan dahil sa pagkapanalo nitong Meralco Bolts kontra dito sa powerhouse team ng San Miguel Vermin. Pero maganda rin naman mga lods ang ipinakita ng series D ng dalawang kupunan na ito kung saan ay hanggang sa dulo nga hindi natin malaman kung sino yung mananalo dahil sa dikitan ang nagiging labanan ng dalawang kupunan nito. So nanalo dito ang Meralco Bolts sa tingin ko mga lods dahil sa maganda nilang depensa na ipinakita dito sa San Miguel Vermin. Dahil ang San Miguel Vermin mga lods, alam natin na sila yung offensive teams, kaya dito ay naibababa ng Meralco Bolts ang kanilang output. At dahil dito nga mga lods ay kita natin na maganda yung naging depensa ng Meralco Bolts. Ito yung naging susi nila sa kanilang tagumpay dito sa PBA Philippine Cup. At ito na rin mga lods ang pinaka unang kampyonato nga nila na masasabi nilang
masarap na pagkampiyon dito sa PBE dahil ito nga ay All Filipino Cup. So ngayon mga Lods, punta naman tayo dito sa isa pang PBE updates naman natin. Regarding naman dito kay Vic Manuel ng San Miguel Vermin na tila namamaalam na nga ito sa SMB. At dahil dito nga mga Lods, nagbigay din siya ng congratulations ito kay Coach Luigi Trillo at saka dito kay Chris Banquero. At ayon pa nga sa kanya, ito rin ay naging post din ng spin.ph sa yung sinabi nga nitong si Vic Manuel sa kanyang X account o yung Twitter account. So matatanda natin nga mga Lods na itong si Vic Manuel ay galing nga ito sa injury. Kaya hindi nga ito masyado nagagamit ng San Miguel Vermin. Isa pa dito mga Lods ang ipinahayag nga ni Coach George Galen ng SMB na itong si Vic Manuel ay mayroong karamdaman na niindang. Ngunit hindi nga niya masyadong inelaborate kung ano yung nararamdaman nga nitong si Vic Manuel. Hanggang sa game 4 nga ay ginamit na nga ni Coach George Galen itong si Vic Manuel kasabay nitong si Terence Romeo. At magandang balita naman mga Lods ay nakapag-ambag naman ng maganda itong si Vic Manuel para sa una niyang laro dito pa sa finals para sa PBE. At dahil dito nga mga Lods ay mayroong ngayong rumors na itong si Vic Manuel ay matitrade papunta dito sa Tira Firma Jeep kapalit nitong si Isaac Go. Dahil ayon nga dito sa PBE Insider nga mga Lods, gusto ng SMB na magkakaroon ng complement dito sa laro nitong si John Mar Fajardo. Yung gusto nila yung bigs na may tira sa labas. So isa dito itong si Isaac Go sa kanilang gustong makuha. At itong si Vic Manuel ang kanilang ipapalit para makuha itong si Isaac Go. So alam naman natin mga Lods, itong Tira Firma Jeep ay isa sa mga matatawag talaga natin na farm teams ng San Miguel Vermin o itong SMC teams dahil madali nga nila itong nakukuha. So itong si Vic Manuel nga mga Lods ay naihambing pa nga dito kay Arwin Santos dahil itong si Arwin Santos nga ay nakakapag-complement para sa laro nitong si John Mar Fajardo. So kapansin-pansin nga natin dito sa finals nga mga Lods na hirap itong si John Mar Fajardo para dito sa mga bigs ng Meralco Bulls dahil nga ay minsan nga mga Lods dumarating na apat o hanggang tatlo ang nagbabantay sa kanya sa loob. Kaya dito nga mga Lods ay hirap na hirap itong si John Mar Fajardo. Kaya ito ang nagiging problema ngayon ng San Miguel Vermin at ito nga ang nakikita nila na ipapalit nila itong si Vic Manuel. Bagamat itong si John Mar Fajardo may score ng 38 points mga Lods, kita natin na hirap nga dito, talo pa rin sila sa Meralco Bulls sa Game 5. Kaya dahil dito nga mga Lods, napag-aralan na ng management ng SMC na itong si Vic Manuel ang kanilang iti-trade kapalit nga nitong si Isaac Go. So ang tabayanan natin ang magiging resulta nitong trade rumors nga mga Lods at sa congrats dito sa Meralco Bulls at good luck para dito kay Vic Manuel para sa susunod niyang teams kung sakasakaling mailipat nga siya dito. Maraming salamat.